Hello everyone! Welcome back to my channel! It's me again, Trish, and today we are going to talk about the different effects of pandemic in small businesses. So I'm already in the business industry for already 10 years and talagang very crucial yung nangyayari sa mga businesses. And I have several businesses and iba-iba yung nakikita kong effects sa mga negosyo na ito. Karoon talaga ng fall down yung mga ibang negosyo kagaya ng events industry, which is my main business, talagang bumagsak kasi syempre bawal yung events, bawal yung mass gatherings. Pero hindi lang naman negative yung mga naging effects sa pandemic. Marami din namang negosyo na positive yung effects. Kagaya naman ng husband ko, naging blessing in disguise sa kanya itong pandemic kasi logistics yung business niya. And alam naman natin na ngayong pandemic, in demand yung mga online shops, online businesses. So, uso yung mga deliveries. So, naging in demand yung mga lalamove, which is yung negosyo ng asawa ko, trucking. So, sa kanya, blessing in disguise yung pandemic. Sa akin, na nasa events industry ako, negative talaga yung effect. For those who wants to start a business during this pandemic, this video is for you. At least you know what are the positive and negative effects of pandemic to small businesses. Disclaimer nga lang pala, everything that I will say is based on my experiences. So it doesn't mean na sinabi ko ay yun na yung tama. It's still up to you kung ano yung mga pakikinggan nyo. A little backstory for those who doesn't know me yet, my business is an event styling business. And then last year, I founded Bride and Rose. So it's a concept store for a one-stop shop for weddings. We carry different suppliers under one roof. We have different designer dresses under one roof, which is the first in the Philippines. Unfortunately, kaka-start pa lang namin. And then, ayun, nag-lockdown. So, it's really bad. It's really bad for our business. Pero, pre-pandemic, prior the pandemic, super ganda ng result ng business namin. Pero talagang sa isang idlock, kayang sirain ng pandemic yung negosyo. So, halos lahat ng mga salon, boutiques, ang dami na talagang mga nagsarado. Pero for me, yung store namin, yung Bride and Rose, it's still surviving. It's still standing strong. Kaya I am proud na ang dami na nagsarado, pero kami, ito pa rin, hindi pa rin kami nagsasara. That's why I think I am credible to have this topic in my YouTube channel kasi nga, nagagawa pa rin namin mag-survive. So, I hope may makuha kayong mga inputs dito sa topic natin today. Okay, number one, syempre, negative or positive sales hit. So, syempre, kagaya ko, events industry, negative talaga yung magiging sales. Kasi, nawalan nga ng mass gatherings, nag-cancel-cancel yung mga kasal. Sa iba naman, positive, kasi nga, lumakas naman. For example, mga foods, food delivery, malakas ang foods ngayon. And even mga frozen meats, binibenta na ngayon online. So, yung mga basic necessities, mga essential, yan yung mga positive sales hit ngayong pandemic. So, if you're planning to do business, yan yung mga magandang simulan na negosyo, mga essentials. So, yung mga negative effect, entertainment industry, ayan, mga bars, mga cinemas, ayan, yan yung mga talagang nag-negative effect. Yung mga restaurants, kahit papano lumalaban sila kasi merong grab food, merong lalamove. So, yung mga foods, ayan, positive pa rin yan. Number two, loss of work. So, syempre, domino effect yan. Pag negative yung sales mo, mababawasan ka rin ng tao. So, mawawalan din ng work yung mga tao. Kaya, kagaya ko sa events, dahil konti yung events or totally no events during the lockdown, nawalan din ng work yung mga employees ko. That's so sad. So, the number third effect is the working place. So, ito medyo common. Instead na sa field nag-work or kung saan man yung working place nila, ngayon, so, bahay na lang nagtatrabaho.
Number fourth effect, yung business model. So, karamihan ngayon, to survive the pandemic, kailangan talagang mag-shift ng business model. So, for us, for example, business model ng Bread and Rose before, concept store. So, pinapaupahan namin yung mga shelves, yung mga cabinets, yung mga spaces namin para magkaroon kami ng revenue. Since naging obsolete na nga yung brick and mortar store, kailangan namin mag-isip ng bagong concept para magkaroon kami ng sales. So, nagpalit kami, instead na concept store na ang revenue sana namin ay through rentals, ngayon, nag-shift kami into sales na din. So, nagbebenta na kami ng mga gowns, mga hair accessories, anything about weddings. Another example ng change of business model, for example, yung mentor po, si Teddy Manuel, he's an event stylist. Nagma-masterclass ako sa kanya before. Yung masterclass na yon, workshop yon, na 3 days, a-attend ka talaga. So, may seminar, meron hands-on activities. Pero today, hindi na rin pwede yon. Kaya ang ginawa niya, nag-online workshop na lang siya. So, via YouTube na lang din yung masterclass niya. Number 5 effect of pandemic to small businesses. Yung pinaka-nakakalungkot sa lahat, nagiging emotional yung mga clients. Kasi nga, dahil stress lahat, dahil affected lahat, nagiging emotional. In my case, hindi lang sa akin, pati sa mga co-suppliers ko, super duper daming clients na nagre-refund. It's very unusual to have a down payment na refundable. I want this vlog to be very raw and very real. I will share some of the problems na talagang hinaharap ko ngayon. Ito yung pinaka-problema ko talaga, yung mga refund na yan. Ang dami sa akin nagkakaso, ang daming nagpa-file sa akin ng lawsuit for the refund. Kasi syempre, ako, matigas ako. Nagsistick ako sa contract ko kasi nasa contract ko talaga na walang refund eh. And pinirmahan nila yun, diba? So malaki yung laban ko. Yung attorney told me na yun nga, we are upper hand sa mga ganitong case na nagre-refund. Kasi nga, they know from the first place na wala talagang refund. And, very uncertain yung pandemic. No one saw this coming. Walang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng pandemic. Which is yung number one reason naman ng mga clients kung bakit sila nagre-refund is because of the pandemic. So yeah, very very emotional sila. Kaya, yun, magiging magulo yung relationship namin with the clients. Kasi nga, they want something na hindi ko maibigay. Number 6 effect of pandemic is everything virtual. So, lahat nagiging virtual na talaga, yung mga meeting. Diba, nauso na yung mga Zoom meetings, yung selling, live selling na. Usong-uso na rin ngayon yung YouTube, yung mga content sa YouTube na. So, everything is virtual na, nag-evolve na. Lahat ng company ngayon nag-a-adapt na. Even schools nga, diba, ngayon virtual na lang din. Number 7 effect, business uncertainty. Very, very uncertain yung mga negosyo ngayon. Hindi mo alam kung kailan ka ba dapat gumawa ng action, kung kailan ka ba dapat mag-invest. Say, for example, for us, is it the right time to invest sa marketing, sa advertising? E-effect ba kaya? Or baka biglang mag-lockdown na naman? Are we gonna have giveaway promotions? Yung mga ganon, very very uncertain, so hard kasi you don't know talaga what will happen next. Nagiging okay na, bumabangon na yung industry, sabay biglang babagsak na naman, biglang magla-lockdown na naman. So yeah, very uncertain. But well, depends on the business pa rin. Yung business ng brother ko, tsaka ng iba kong friends, e-commerce, very uncertain din. Hindi sure. Minsan malakas, minsan mahina. Ang hirap i-determine talaga ngayon yung economic status. Number 8 effect ng pandemic, social engagement. Since yung mga tao nga ngayon, nasa Facebook na lagi, nasa Instagram na lagi, mas marami na silang time mag-react sa mga posts. Mas malakas yung engagement ngayon. So, dalawa yan. Pwedeng positive, pwedeng negative.
So, kagaya ko, na meron nga ako na yung experience sa mga clients na nagre-refund. Yung iba talagang nagagalit sa akin, kaya nag-angry react sila sa mga business page ko. Number 9 effect, the last effect na naisip ko, new business opportunities. So, hindi lang naman puro negative. Marami naman din ako nasabing positive, no? Pero marami ding new business opportunities. Kagaya nga ng husband ko na nagkaroon siya ng opportunity magtayo ng sarili niyang courier. Ano pa ba? Mga business opportunities, mga pabili service. Syempre, mga COVID-related. Marami ako nakikita ngayon, mga medtech. Nag-home service sila ng rapid test. So, opportunity. Mga sanitizing materials. Home cleaning services. Ayan. So, nagkaroon naman din ng mga bagong business opportunities dahil nga sa needs natin during pandemic. So, now that we already know the effects of pandemic in small businesses, what are we going to talk about next is ano ba yung mga dapat natin gawin? What do we need to do? So, just like me, just like us, we are surviving the pandemic. We are not closing down our store kahit na pandemic. So, ano ba yung mga ginawa namin para ma-survive namin to? Para hindi tayo totally mag-close down. Number one, don't stop innovating. So, actually, kahit hindi naman pandemic, kailangan lagi tayo nag-i-innovate, diba? Kagaya nga nung naging example ko sa Bread and Rose, diba? Instead na concept store lang siya, in-innovate namin na sales na, and then now may virtual appointments na din kami. Don't stop innovating sa mga products. Kung yung dati, paninda mo, ballpen lang. Why not ngayon, gawin mo naman ballpen na may alcohol. Diba? Yun yung mga klase ng innovations. Think of something na pwedeng maitulong ng product mo or services mo para sa pandemic. Madaming pwedeng mga innovation. Yung skills mo na ino-offer mo sa labas before, pwede mo siyang i-offer online. Yung mga talents mo, pwede kang gumawa ng mga online courses for that or e-books, diba? So, do not stop innovating. Number 2, be open for new ideas and suggestions. So, ngayong pandemic, napaka-important niyan dahil it's very, very uncertain nga. Kagaya ko, super duper nagre-research ako, naghahanap talaga ako ng mga pagkakakitaan, another source of income. Kaya nagtatanong-tanong ako sa mga kilala kong mga negosyante rin. Ano ba yung magandang pagkakitaan ngayon? So, alam niyo yun, mag-explore kayo, makipag-usap kayo, mag-research kayo. Ang dami pang possibilities na pwede nating ma-take advantage. And speaking of taking advantage, my third tip is to take advantage of social media. Dahil nga sabi ko, lahat ng tao ngayon, halos lahat nasa bahay lang, so i-take advantage natin yun. So dapat mas malakas yung presence natin sa social media. This is the time na magpakilala tayo, mag-post tayo ng mag-post, ipakita natin kung sino ba tayo, kung ano ba yung product natin, kung ano yung services natin, para makilala nila tayo. Yung brain ng tao, kailangan inuulit-ulit yan para makilala ka. Kasi kung one time ka lang lalabas sa feed nila, madalang pa, hindi ka nila maaalala. So, habang pandemic pa at hindi naman natin alam, we don't know kung gano'ng katagal itong pandemic, dapat consistent tayo sa pagpapakilala sa social media. So, dapat consistent yung pag-post natin, mag-reply tayo sa mga inquiries. And then, number four tip is to sacrifice. So, sacrifice talaga. Meron talaga tayong mga bagay na kailangan i-sacrifice para ma-survive natin yung mga small businesses natin. For example, kami sa Bride and Rose, sinacrifice namin yung pwesto namin sa El Terrazzo. That's a mall. So, super mahal nung rent namin sa mall, it's 75,000. Compared sa rent namin ngayon, almost half the price lang siya. And obsolete na rin naman yung mall ngayon, wala naman nang nagmamall, diba? So, kailangan yung pag-isipan maigi, kailangan yung pag-usapan kung ano ba yung dapat isacrifice. So, for us, sinacrifice namin yung prime location namin. Kasi prime yung location namin, nasa Tomas Morato kami. Ngayon, medyo nag-move forward kami, nag-move kami
sa bandang north ng Quezon City, sa Fairview area. Pero, half naman yung rent. So, di ba, ang laki nung matitipid namin para ma-survive namin yung pandemic. So, yeah, kailangan talaga, meron tayong mga isacrifice. Number 5 na tip ko, I don't lose hope. Nung first year ng pandemic, last year, talaga nawawalan na ako ng pag-asa. Di ako makatulog. Ano bang gagawin ko? Paano namin to isusurvive? Talagang nakakawala ng hope eh. Pero do not lose hope. Isipin natin, hindi lang tayo nagsastruggle. Hindi lang tayo nahihirapan. Marami tayo, lahat tayo nahihirapan ngayong pandemic. And hindi tayo bibigyan ni God ng challenge na hindi natin kayang malampasan. Kaya, don't lose hope. Let's believe that God will provide. And I'm very, very thankful kasi lahat naman ng hard works ko, lahat ng effort ko para ma-survive yung business ko na Bread and Rose na super affected talaga ng pandemic. Nagsusurvive naman siya. Na kahit na pandemic, nakakabenta naman kami. May kinikita pa din naman. Hindi yung totally zero-zero talaga. Kahit pa paano, lumalabat talaga. Kaya do not lose hope. Trust the process and trust God. Number 6, take a break. So yan. Ayan yung isa sa pinakamagandang nangyari ngayong pandemic. Kasi diba, super busy natin, super career woman natin, career man. Napaka-busy natin, nabubuhay tayo para magtrabaho, nabubuhay tayo para mag-survive. And this time, I believe na binigay sa atin to ni God, sa ating lahat, sa buong mundo, to take a break. So, bigyan naman natin yung mga sarili natin na mag-break. Diba? Use this time, let's use this time para sa mga family natin. Siguro sabi ni God, uy, yung family mo, nakakalimutan mo na ata, mag-bonding naman kayo. O kaya, yung bahay mo, ang gulo-gulo na, super kalat, or ano nang balak mo, gawin mo naman, ayusin mo naman. Diba? So, let's use this time para magkaroon ng break. Let's take a break sa mga stress sa buhay. Diba? Sinabi na nga ng government na stay at home. So, let's stay at home. Huwag na natin piliting lumabas. Diba? Let's use this time to take a break. Let's use this opportunity to take a break. Kasi after pandemic, pagka nalampasan na natin to, I'm very sure super busy na naman natin ulit. Diba? So, let's take a break. That's number 6. And then, number 7, use this time for improvements. Yes, so let's improve. Improve natin yung mga sarili natin, yung confidence natin, let's improve it. Yung bahay natin, lahat ng pwede improve, let's use this time, di ba? Pati yung mga negosyo natin, pwede din natin i-improve. Kasi dati, busy tayo sa mga operations. Pero ngayon, dahil kumonti yung operations or nawalan tayo ng operations, edi let's use this time to improve, diba? Kaya namin, we use this time para i-improve yung website namin, i-improve yung feed namin. So yeah, marami tayong ma-i-improve yung store. So during pandemic, 2 beses kami nag-renovate. So diba? In-improve namin, nag-isip kami ng mga ways para mas maging improve yung business namin, yung events business ko. I use this time para to study, to learn new skills, yung mga online workshop ni Teddy Manuel, nag-join ako doon, diba? So, marami tayong pwedeng improve. Let's use this time para mag-improve tayo. Yung mga gamit namin, in-improve namin, nirepaint namin, nag-general cleaning kami ng storage, diba? So, let's use this time to improve. Number 8 tip, do not rush. So, minsan, kakamadali natin, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nadadapa. I believe naman na kaya nangyari lahat ng to kasi meron talagang gusto mangyari si God eh. Gusto niya talaga tayong matuto. I think talagang may right time. I believe in God's perfect timing. So, kung ngayon talagang mahina, then be it.
wala ko. Yung sa amin, yung negosyo namin, wala talagang masyado nagpapakasal ngayon eh. Then be it. Let's do not rush. Ano ba? Gagastusan ko ba? Magmamadali ba ako? Mapapaning ba ako? Super ko bang mamadali eh? Wala eh, diba? As long as we can survive. Diba? Kung maliit lang naman yung perang pinapaluwal. Kasi, almost break even naman yung ano namin, business namin eh. Di, relax na lang muna. Do not rush, diba? Do na talaga yung binigay ni God eh. As long as you're doing something for the betterment of your career or your business or yourself, I think that's enough. I think that's okay. Sabi nga, diba, one step at a time. So, di naman natin kailangan sobrang magmadali. Alam ko naman marami sa atin dito na mga nagmamadali. Kagaya ko siguro, masyado din ako nagmamadali noon. Pero ayan, diba, biglang pandemic. Super busy ko dati, as in talagang super busy, as in di kasha yung 24 hours para sa lahat ng ginagawa ko sa buhay. Masyado akong nagmamadali. Ang dami kong gustong marating agad-agad. At diba, tinan mo, ano nangyari? Pandemic, nawala lahat. Nawala yung mga kinikita, nawala yung dati kong buhay. Na halos araw-araw nasa labas, ocular, events, meetings. Ngayon sa isang idlap, nasa bahay na lang ako. Diba? So, hindi natin kailangan magmadali. Don't live in the future. Let's live in the moment. Ano pa ba yung example ng Do Not Rush? Say, for example, itong pag-YouTube ko, diba? It doesn't mean naman na nag-YouTube ako, kailangan kumita na ako ng pera agad. Kailangan marami na agad yung viewers ko, kailangan marami na ako agad subscribers. No! So, I do not rush things. Talagang ine-enjoy ko lang ginagawa ko, masaya ako na nag-share ako ng thoughts ko. So, the 9th tip that I will share, do not be afraid to sell stuff. Kapag ka nagbenta ka ng gamit, sasabihin, naghihirap ka na eh. Na-encounter ko yun eh. Nasabi, huwag mo sasabihin na, ano nga, sa akin yan, makaakala, binenta ko na, sabihin, naghihirap na ako. May nakapagsabi sa akin ng ganyan, sound system supplier siya. Pero, I realized na, it's not true. Hindi naman porkit nagbenta ka ng gamit, naghihirap ka na. Okay lang na magbenta ng gamit. Lalo na ngayong pandemic, sabi ko nga, you have the opportunity to take a break. You have the opportunity for improvements. So why not declutter your house? Ang dami mo siguro makikita dyan na pwede mong ibenta. It's okay to sell stuff. So kung meron kang mga sobra-sobra mga damit na hindi mo ginagamit, why not sell it? Make money, di ba? Yung pagkakakitaan mo, gawin mo siyang puhunan, gawin mo siyang pangnegosyo din, kahit sa maliit na bagay lang. So yeah, do not be afraid to sell stuff. That's my number 19. So yeah, that's it. It's the negative and positive effects of pandemic and the things to do. So sana meron akong mga naibahagi sa inyo. Sana may mga nakuha kayong tips and ideas kung anong pwede nyong gawin sa business nyo to survive this pandemic. And let's all hope and pray na matapos na itong pandemic na to. Kasi ang hirap-hirap talaga. Mukha lang akong super walang problema. Mukha lang akong masaya. Mukha lang akong pa-chill-chill lang. Pero sa totoo, struggling talaga yung mga negosyo ko. Gumagawa lang ako ng mga ibang ways talaga ngayon para kumita ng money. And so far, so good. At least, we're still okay. Buhay pa din naman, di ba? We're still striving. We're still standing strong. So I think that's what's important. So yeah, if you like this video, I hope you subscribe and hit the bell button so you can be updated on my posts. So, kung meron akong mga hindi nasabi na effects ng pandemic, please comment down below. And kung meron kayong mga tips na hindi ko rin nasabi, please comment down below. And I also have a blog. It's www.lovetrish.ph. So, please subscribe in my channel. And yeah,
watch more of my videos. Marami pa akong next na i-vlog tungkol sa business na sana meron kayong mga mapulot na aral. That's all. Good night. Bye.